Magandang araw sa mga kababayan. Narito tayo ngayon sa Barangay Monsirat, Davao Oriental po, mga kababayan, no. So, dito tayo ngayon sa bahay ni Tatay Repulito, na isa sa ating napabahayan na pumanaw po. So, ngayon mga kababayan, i-update ko kayo kung ano yung gagawin natin sa bahay. So, tara. Ayo. Wala nang sumagot kasi iniwan na tayo ni Tatay. So, napakalungkot po 'to mga kababayan kasi dati ay itong bahay pag dumating ako dito ay kahit hindi ko binablog kasi kilid 'to ng kalsada. Minsan makita ko si Tatay dito ay bigyan ko talaga ng bigas, asukal, gatas at saka kung ano yung mabigay ko. So ngayon ay wala na po. So napakasakit na kahit hindi natin kaano-ano si Tatay, pero siyempre tao lang din tayo na masaktan din. Isa sa ating natutulungan ay pumanaw, no? So wala tayong magawa kasi lahat naman tayo talaga dito sa mundo ay hiram lang ng buhay natin dito, no? So pag ang Diyos ang kukuha sa atin, wala tayong magawa. So, ito yung bahay niya ni Tatay. Oh, may one kasi dito siya na dapa daw, dito siya natumba. Kung saan siya naman na tumba daw dito, sabi ng yung nanay na kausap ko rin sa vlog. May ilaw ko. Ito yung damit ni Tatay. Ito yung mga kardero niyo. So, parang kinilabutan ako. Kasi parang nakita ko si Tatay kanina dito. At totoo lang po, parang nandito pa si Tatay. Pero wala na yun. Kung saan kamantay, ingat sa anaw mo, no? Alam ko na mabuti kang tao, wala kang di ka kasama na tao. Alam natin pag nakagawa tayo ng mga kabutihan dito sa mundo, ay tsak, may daanan tayo papunta ng langit. So si Tatay, napunta talaga yun sa langit, no? Kasi si Tatay po ay napakasimple na tao. So ito na yung kuha nyo. Sabi, may dugo pa pala dito. Dito kasi siya nabagsak. Ito. So tara. Ito yung mga gamit nyo. Ito yung mga damit ni Tatay. So, yung mga sako. Palinisan to. So may mga dugo pa siguro dito siya nadapa daw. Ayan, natumba siya daw dito. So, ito yung tulugan niya. At may itak pa si Tatay, ano? Tay! Napakaganda sana itong bahay ni Tatay. Ganda ito masyado. Kilid. Napaka-relax. Palagi ko siya nakikita dito. Pag kumain siya dito, dumaan ako dyan, dinadalaw ko palagi siya, kaya nakakamiss talaga si Tatay. So wala tayong magawa kasi hindi tayo yung may-ari ng buhay natin. Ang Diyos yung nakakalam sa bawat isa sa atin, no? So ito, ito wala nang bahay, wala na si Tatay. Linawin ko lang sa inyo na itong bahay ay although binigay ito sa sponsor. Binigay ng sponsor to ni Ate Mili. Pero kaming dalawa nito ay wala na kaming karapatan. Kasi itong lupa ay hindi sa aming lupa. Si Tatay pinatira lang dito. So, mahirapan kami nito. So, nakausap ko yung kapatid ng may-ari dito. So, sila talaga yung magdesisyon na kung sino yung patirahin natin nila dito. Kasi, halimbawa, pag ako yung nagdesisyon, pag halimbawa, pag may makita akong tao na
reserve na kailangan ng tulong. Walang bahay, ipatira ko dito. Siyempre, hindi ko alam yung ugali noon. Pero bilang respeto sa may-ari, number one, magpaalam muna tayo sa may-ari dito. Sino dapat yung patirahin talaga natin dito, no? So baka mamaya ay may magpatira ako ng tao dito na kuan na hindi ko masyado kabisado yung ugali. Kasi kaniyugan to eh, may mga produkto sila dito na may mga niyog, may mga tanim sila dito. Baka mamaya ay hindi natin alam yung pinatira natin dito, kung ano yung gagawin. Ako pa yung masama. Kami pa niyang timili yung masama. So sa amin, bilang respeto sa may-ari dito, antayin namin ang desisyon ng may-ari dito ng lupa kung sino yung deserve na ipatira natin dito sa bahay. Pero kasi pag ako yung mag-desisyon, hindi ko talaga ipabalbag itong bahay kasi sayang. Kasi itong bahay, kahit maliit to, ay pinaghirapan to ng sponsor doon sa ibang bansa. Pawis, puyat, ang inalay nila para magtrabaho, para makapabot ng tulong sa ng tatay. Kasi yung kung sino may yung nakasubaybay sa vlog ng tatay, ang bahay po ni tatay, kung nga punta yung first ko na vlog, napakahirap talaga ang buhay ng tatay. Tapos yung bahay niya sira-sira na. Kaya na-vlog ko, na-upload ko sa YouTube at napanood ng isa sa ating mga sponsor na si Ate Mili, kaya nagawa ng bahay. So, sa amin, sa akin naman, bilang respeto sa may-ari dito, antayin namin yung desisyon nila. Kasi sila na yung parang amo namin ngayon. Sila na yung mag-desisyon kung sino yung ipatira dito. Yung reserve talaga naman. So, yun ang mahirap na magbigay tayo ng bahay. Ito, ano na to? Kumbaga, experience na to ba? Sa magbigay tayo ng bahay na hindi sa ating lupa. Wala na ito ngayon na hindi sa ating lupa. Kung desisyon yung may-ari na balbagin to, na wala na silang patirahin dito, wala tayong magawa. Kasi, yun nga, hindi sa ating lupa. So, mahirapan talaga tayo. So, yung may-ari, mabait naman yung may-ari ito. Usapin na lang natin. Ngayon kasi na pinuntahan ko yung bahay nila. So, sa Linggo kasi, nagsimba siguro. So, hindi pwede natin ma-disturbo. So, siguro, balikan ko na lang yun. Ngayon, in-update ko lang kayo. At least na makita nyo din, no? Na kumusta na yung bahay ni tatay. Na wala nang nakatira. So, yun lang. Bilang respeto lang talaga kasi maraming mga niyog. Tingnan yung mga kababayan. Maraming niyog. Puro niyo ganito. Ay bahay doon, yung bahay niyo nakita niyo, siya yung empleyado din dito sa lupa. Bali, dalawa to sila, si tatay at saka yun. Kaya, yun yung inisip ko na baka mamaya ay makita tayo ng deserve sa akin na tulungan. So, dito ko ilagay. Baka magka-problema tayo, no? So, respetuin talaga natin yung may-ari ng lupa. Kasi, siya yung ang desisyon. Sa amin, ni Auntie Mili, sa likod na lang kami kung sino yung bigyan natin. Kasi kahit maliit na bahay, kahit sinong tao, may bihira yung tao magbigay na sa atin ito. Kasi, halimbawa, yung mga kahoy, yung mga simento, mga pako, yung mga CR, hira yung tao magbigay sa atin na ganun kahalaga, no? Kasi pag magbigay ka ng bahay sa grado kasi yan eh. Kumbaga, pinaghirapan yan nila. So, sa atin bilang respeto, respetuhin talaga natin sila. Sponsor at saka si yung may-ari ng lupa. No? Antay-antay lang muna kayo. Baka taka kayo na wala ang update ang bahay ni tatay. So hindi pa naman nag 40 days si tatay. Baka after 40 days, makahanap na tayo ng makatira dito na nangailangan talaga ng tulong, no? At saka yung desisyon ng may-ari kung sino yung tao na ipatira dito. So, yun na. Yun lang mga kababayan. At ito pa yung share ni tatay. Ito. Share niya. Ninisan na lang natin to.
So, ang bahay ni tatay po ay maganda sana. Napakatibay po ito mga kababayan kasi pinatong to sa simento. Hindi ito basta-basta mabulok kasi simento tapos mga kahoy, amakan. Napakaganda talaga itong bahay ni tatay. Cute na cute ko. So, wala tayong magawa. Kasi yun lang mga kababayan, at least na napakita ko sa inyo yung bahay kung ano na yung desisyon natin. Kasi mahirap talaga pag ako yung magdesisyon. Sponsor, hindi pwede kasi tayo'y nakitayo lang dito sa lupa. So, number one, ang respeto ang ipairal natin dito, no? So, yun lang. Magpasalamat lang tayo sa mga napakabait nating mga sponsor na walang sawang nagpaabot ng tulong talaga, no? Lalo na kang Ate Mili, nagpaabot nito. Ingat Ate Mili sa pagkasyon mo dito sa Pilipinas kasi uwi yan ng Pilipinas. Nakausap ko siya, nabada siya sa Thailand. So, ingat Ate Mili sa biyahe mo, no? Lalo na kang Tita Edna ng San Diego, California. Maraming maraming salamat, Tita, sa pagpabot mo ng tulong sa akin dito sa Davao, no? Tita Edna, ingat sa pagbiyahe mo, no? Kasi si Tita Edna po ay nagbabiyahe. So, ingat kayo sa bawat biyahe nyo kasi ngayon ay magpa-Pasko na, kaya siguro nagbiyahe sila kapunta dito sa Pilipinas. Kasi ang nagbigay nito puro po ay mga sponsor natin, mga Pilipino, no? So, sila yung kita sa sitwasyon ng mga kababayan natin na nangangailangan. Kaya nagpaabot sila ng tulong sa atin. Yun lang. Maraming salamat din kang Ate Grace. Maraming maraming salamat, Ate Grace, sa pamasko mo sa akin, no? Ma-advance pamasko. Maraming salamat, Ate Grace. Lalo na sa kang Ate Ruby Maggawad. Ate Bibi, maraming salamat, Ate Bibi. Siyempre kang Tita Iguruta, maraming salamat, Tita. Merry Christmas in advance, Happy New Year sa ating lahat. Lahat ng mga viewers, Merry Christmas in Happy New Year sa iyong lahat. Sana ngayong taon na 2023 ay mga blessing na ating natanggap sa Diyos. Magpasalamat tayo palagi sa ating natanggap ngayong taon, no? Siyempre sa mga viewers, kayo mga viewers, mga subscriber, maraming salamat sa inyong lahat. Ipanood nyo sa content kong ginagawa, maraming salamat talaga sa inyong suporta. Lalo na sa, siyempre magpasalamat tayo, number one. Magpasalamat tayo sa Diyos kasi hindi natin magawa bawat mission natin sa buhay. Pag walang Diyos, napakahirap ang buhay. Napakahirap yung walang Diyos sa atin. Palagi nating pasalamatan. Pagising natin sa umaga, palagi nating pasalamatan ang Diyos, no? Kasi siya lang yung nakakalam sa bawat isa sa ating ginagawa. Ginagawa nating araw-araw, no? So, marami na akong daldal. So, yun lang. At least na nakita nyo na yung bahay ni tatay na sa ngayon, pagdesisyonan pa namin na yung mayari dito, kung ano yung sino talaga yung deserve na aming lagay dito. Na at least na yung pera na ng sponsor na napunta pa rin sa maayos na tao, no? Maayos na yung deserve talaga na nangailangan ng tulong natin. So yun lang. Maraming maraming salamat. Inuulit ko, lahat ng tumutulong sa akin, hindi ko man kayo may isa-isa. Maraming maraming salamat. Dito ko na lang tatapusin ang vlog na to. God bless you. Bye-bye po.